Yon, pero ang problema ko dito, sabi ko na eh. Nakakasiwan si Poblacion Girl. Diba? Sabi. Pero meron ding mga iba na nakakalusot. Meron nga yung anak ng presidential candidate eh. Merong exempted. Ano ito? Hindi lang po yan. Meron din isang senador na alam niya nang may positive siya, nagpunta pa ng ospital. Bakit din nakasuhan? Ay, sabagay, senador, hindi kaya yung... Hindi, kasi naintindihan ko naman yung, ano, yung executive, hindi pwedeng... Ano, kasi nakahiwalay sila, may immunity mga animal. That's life! Ngayon, problema. Diba? Kasi yan ang sabi ko nga eh. Ay, nako. Buhay nga naman sa Pilipinas, oh. Ang pangit eh. Hindi ho pwedeng kas... Paano kakasuhan yun? Senador yun. Diba? Hindi naman pwedeng kasuhan yun. Oh. Alam mo, ako sabi ko nga sa inyo, medyo galit ako, sobrang galit ako sa mga ganyan. I mean, yung ganyan na nagpapabaya, alam mo nang positive ka, baga labas-labas ka pa, eh, sara ulo ka talaga. Pero ang problema ko, mayroong mga ilang VIP ko noon na nakakalabas, oh, na hindi naman nakakasuhan porque't hindi lumabas sa media o sa social media, eh wala na, ignored na. Meron ding iba, senador pa, eh wala din, ignored din. I mean, sana man lang nakasuhan. Ayun, korte magsabi kung sapat ba yung kaso, may basihan ba yung kaso, may basihan ba tayo sa batas na pwedeng ikulong itong isang senador. I mean, it's not for them to judge yung magkakaso. Pero sana man lang nakasuhan. Diba? Eh kung nakasuhan, mali siguro ko. Hindi ko kasi alam eh. Ay nako, kakainis. Ah, talay. Ano bang pinagagawa ng mga ano natin, yung mga kandidato natin, anong pinagagawa ngayon dahil may surge? Nagra-rally ba sila? Ewan natin. Nag-inspeksyon si Manila Mayor Isko Moreno sa isang mall sa Maynila. Oh, kahapon, 'di ba? Anong ginawa? Oh, ito naman ang ginagawa nila ngayon, yung mga tumatakbong presidente. Oh, si Isko daw nag-inspeksyon sa mga ano tawag dito sa mga bakunahan. Ang tignan ng nagpapatuloy na bakunahan sa lungsod. Ayon kay Yorme, nananatiling bukas sa tagaibang lugar ang Maynila sa mga nais na magpabakuna o booster shots at libre. Oh, baka naman sabihin niyo na naman ha, maka-isko na naman ako. Hindi ho ako nagbabalita niyan, UNTV ho. UNTV, dinidiscuss lang ho natin dito. Swab test. Ang pulisiya ng Maynila, taga-Maynila, hindi taga-Maynila, nagtatrabaho sa Maynila, naghahanap buhay sa Maynila, pwede po kayo magpabakuna sa Maynila. Welcome po kayo sa Maynila. Sa kanyang FB post, inanunsyo ni Moreno na pansamantala niyang ihihinto ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil na rin sa banta ng Omicron variant. Tututok muna anya siya sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Inanunsyo naman ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang Facebook account na natapos na niya ang kanyang 14-day quarantine matapos magpositibo sa COVID-19 ang kanyang close-in security. Nagnegatibo rin siya sa RT-PCR test at nakasama na niya ngayon ang kanyang tatlong anak na sumailalim rin sa quarantine. Ibinahagi rin ni Robredo ang kanyang karanasan habang naka-quarantine. Ayon kay VP Lenny, nagkaroon siya ng tonsillitis, high fever at hindi nakakain ng tatlong araw kaya nagdesisyon ang kanyang doktor na kabitan siya ng swero. Libreng pabahay para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Odette ang isa sa mga magiging prioridad ng presidential aspirant na si Senator Manny Pacquiao. Sakaling pala rin... Oh, ayan ha, so si Robredo nagpagaling. Si Yorme nag-ikot, yun nga lang walang mask. Sabi nitong isa, tama nga naman, ba't ganun naman ng Yorme, wala kang mask. Ito naman si Pacquiao, ayun, kung ano, nagbigay na naman ng statement. Siya sa darating na halalan. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na bukod sa pabahay, dapat magkaroon rin sila ng hanap buhay. Tigilan na anya ang pagpapatayo ng mga relocation sites na inaabando na lamang ng mga benepisyaryo dahil walang kabuhayan. Oh.
Bukod pa rito, ayon kay Pacquiao, dapat matiyak ng pamahalaan na ang mga itatayong istruktura ay matibay at matatag sa kalamidad. Wala ring aktibidad ngayon si Senator Panfilo Lacson, pero naglabas ng pahayag ang kanyang partido. Ayon kay Arnel T., treasurer ng Partido Reforma, hindi sila sang-ayon sa pananaw ng ilan na nagsasabing dapat nang umatras sa kandidatura si Lacson dahil nahuhuli siya sa survey at bigyan daan na lamang ang ibang kandidato para sa hangaring pag-isahin ng oposisyon. Taliwas-anya ito sa mga prinsipyo ni Lacson na kanyang pinangahawakan. Ay, may prinsipyo daw si Lacson. Alam mo, gusto ko ma-interview din si Lacson. Ano ba talaga ang plano mo sa buhay? Ha? Ang sa loob ng 50 taong serbisyo publiko. Ayon pa kay T, imbes na idaan sa media ang pasaring sa kanilang standard bearer, dapat tumanong tumayo ang mga kandidato sa kanilang sariling prinsipyo para makuha ang boto ng mga Pilipino sa darating na halalan. Sa Facebook post naman ni Ferdinand Bongbong Marcos, Facebook post. Yung isa nag-post din sa social media. Yung isa nagpapahinga naman daw dahil nagka-COVID or ganyan, pero nakasama na 'yung mga anak. Ito si Lacson, ganun din. Sige. Paalala siya ng kahalagahan ngayon ng COVID-19 testing dahil anya sa kakaibang karakter ng Omicron variant batay sa pagsusuri. Huwag anyang baliwalain ang maliliit na sintomas at agad na makipag-ugnayan sa health professionals. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakamasiis ko, binalikan ko. O nga naman, wait lang. Dali, asin. Ay, hindi eh. Hindi nakamask eh. Ayan. Anong naglalakad, nakamask. Pero nung nagsalita, hindi na. Ang pulisya ng... Okay. O, maya, malinaw ha. Sino ba kasi nag-comment nung hindi nakamask? Nakamask naman si Yorme eh. Kayo talaga yung nag-comment nang hindi nakamask. Hindi, madam. Ano lang siguro yon, madam. Siguro nakita niya nung nagsasalita. Kasi pag nagsasalita, talaga kailangan tanggalin yung mask. Pero delicates. Kaya dapat yung mga nag-reporter, malayo yung mic eh. Diba? Mahaba. Ganon. Ayan. Okay. So, yun. Thank you for clarifying the issue, ha? Pero, ayun na nga. So, ganon. Ayoko kasi mag-comment. Sasabihin na naman sa akin eh. Sasabihin na naman nila sa akin. Makaisko ka. Hindi, kasi second day na ho ito. Second day na nakikita natin ang surge. Second day na nakikita natin na nag-iikot lang so far is si Isko. Diba? Hindi, I mean, let's be fair. Kung ano yung pinresinta, yun na ano, yung the rest, puro Twitter. Okay? I mean, kung ikaw senatoriable, okay lang. Kasi, hindi naman yung work mo eh. Hindi, sabihin, bakit yung mga senatorial candidate, tweet lang yan ang ginagawa at saka social media. Okay lang. Bakit? Eventually kasi ang trabaho nila, it's not going to the ground. Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Gets ninyo? They're not to execute the law. Ibig sabihin, hindi sila pupunta doon sa tao. Ang kailangan nila, gumawa ng batas sa Senado. Okay? Naintindihan ho natin. Ang mga presidente, sila ho ang head ng executive branch. They execute the law. Importante ang hands-on sa kanila. So far, ang nakikita natin ngayon, na naglilibot sa kabila ng surge ng COVID, eh si Isko pa lang. Okay? Wala ko sinasabing iboboto ko na si Isko, ha? Ang sinasabi ko lang, pinapakita lang natin yung nangyayari. Yung the rest, panay lang ang tweet. Panay lang ang post sa Facebook. Linawin natin, ha? Ulitin ko. Bakit yung mga senatorable, puro tweet lang naman? Kasi hindi naman nila trabaho bumaba sa ground. Actually, magkaiba ho. Dapat to natin intindihin na ito, ha? Mga kababayan ko. Ano ba ang trabaho ng isang presidente? Ang trabaho ng presidente, they execute the law na ginawa ng mga congressman, senator. Yun ang trabaho nila. They execute the law. Okay? So they have to go to the ground. They have to do something. They have na pamunuan yung mga department heads. Yan ang trabaho nila. Ano ngayon ang trabaho ng senador? Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas na mararamdaman ng tao.
na dapat yung katulad ni Senator Go na ramdam ng tao yung ginagawang batas like Malasakit Center at saka at the same time yung Department of OFW o yung DOFIL na tinatawag, di ba? Yun ang trabaho ng senador. Gumawa ng batas. Kaya dapat magkaibang boboto natin. Sa presidente, ang iboboto natin yung magaling sa pamamahala. Okay? Yun ang dapat presidente yung iboboto natin. Pagdating sa senador, dapat ang iboboto natin yung mautak. May utak. Bakit to may utak? Kasi sila yung magbabalangkas ng batas na kailangan maramdaman ng taong bayan. Hindi pwede yung ano, ibig ko sabihin ng mautak, hindi yung academics lang ha, yung meron degree. Kailangan no, yung mautak in terms of, alam ni, may wisdom. Alam nila yung mga gagawing batas na kailangan maramdaman ng taong bayan. So ganun dapat, importante. Okay? So ito. Ipakita naman natin ng mga pinaggagawa ng mga senador natin, ha? Kanya-kanya rin pahayag ngayong araw ang ilang senatorial aspirant. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Pinag-iingat din ni dating Senator JV Ejercito ang publiko matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Ejercito, mild lang daw ito at wala na raw siyang lagnat o iba pang sintomas. Sa isang news release, naniniwala rin si Ejercito na hindi pa rin kailangan ibalik ang mandatory na pag... Ayon. At least sinabi niyang hindi na kailangan ibalik. Hindi. Ito yung sinasabi kong mga kailangan, merong common, ano mo yun, may common sense ang mga senador. Bakit? Sila ho yung gagawa ng batas eh. So sa kanya, naniniwala siya na dapat hindi ibalik ang face shield. Dahil dyan, papalakpakan kita. Okay. Gamit ng face shield. Mas magandang paalalahanan na lang daw ang mga tao ng tamang pagsusuot ng face mask. Correct. Next. Dahil naman sa pagtaas ng COVID cases sa bansa, nanawagan si Senadora Risa Ontivero sa Department of Health na itaas pa ang vaccination capacity sa buong bansa. Yan naman yung yung ginagawa na. At ewan ko ba bakit ganun to mga to? Yeah, ito yung mga ano eh, magagandang points ng gobyerno eh. Sitahin mo na si Duque, wag naman yung vaccination, maayos ang vaccination ng gobyerno, sisitahin mo pa, aanuhin mo pa, magsasuggest ka pa. Walang kwenta talaga. Dapat daw bigyan pansin ang mga lugar na mababa ang vaccination rate. At dapat din daw palakasin ang information drive kaugnay sa booster shots. Alam mo, te, ewan ko ikaw na lang atang di nakakalam. I mean, ginagawa na eh. Ginagawa na. Bakit mo papapaalahanan? Para kasi Robredo. Yung ginagawa na, tapos ka paalahanan mo pa? Ay, nako. Next. Ay. Sa patuloy namang banta ng Omicron. Oh, kawatano ka na naman. Ayun gagawin ko, yan ang balita. Omicron variant sa bansa, sinabi ni former House Speaker Alan Peter Cayetano na dapat rin daw pabilisin ang pagbibigay ng booster shots ng COVID-19 vaccine. Okay. Sa ibang bansa raw kasi, hindi na yung nakatanggap ng 2 dose ng bakuna ang itinuturing na fully vaccinated, kundi yung mga nakatanggap na rin ng booster shot. Actually, ito, magandang idea to. Totoo naman eh, sabi niya, di ba? Aside yung pabilisin sa booster, okay, ay dapat yung pang-apat na ang pinag-uusapan natin. Gets niyo? Tama naman eh. Actually, sa totoo lang ha, sana maisip na ng gobyerno. Sana maisip na ng gobyerno na pang-apat na. Kasi according sa ibang mga bansa, 3 months lang. Sa atin kasi 6 months pa eh. Alam ko yun kasi may mga kaibigan ako hindi nabus eh. Kasi wala pa 6 months. Eh sa ibang bansa, 3 months lang. 3 months lang na ibu-boost na. After nun, another 3 months, pang-apat na. So at least si Cayetano, advance din mag-isip. Palakpakan dahil doon. Di ba? Ang ibang bansa pa, kinukonsidera na rin daw ang pang-apat na turok. Ayun. Ah. Si Senador Mig Zubiri naghain ng panukalang nagpapataas ng multa at parusa sa mga quarantine violators. Ayan. Gusto ko yan! Yan si Zubiri, medyo nagaganon ako pagdating sa kanya. Pero gusto ko yung sinabi niya, parusahan!
ikulong. Sa ilalim ng Senate bill. 3 months na ngayon, banat bay, hindi. Yes, tama po kayo, 3 months po ang booster. Sa Pilipinas, alam ko hindi pa. 6 months pa kasi meron akong kaibigan na magpapabus, hindi pinayagan dahil wala pang 6 months. Baka sa ibang bansa ho. Number 2470, gagawing di ba mababa sa 500,000 pesos? Ayun! Tama yan, 500,000 pesos! Tignan ko lang kung meron pang mag-commit ng ano. At di higit sa 1 million pesos. Oh, but not what, more than 1 million pesos or imprisonment of 1 to 26. Ay, gusto ko yan. Subiri, maganda yung idea mong yan. Oh, gawin mong 950,000 pesos. Diba? Ay, ang ganda niyan. Pesos ang multa. Ayon kay Zubiri, hindi raw... Oh, ano ka na ngayon? Subiri ka na ngayon! Ganon, ganon yung mga tanso mag-isip pag pinuri mo. Subiri ka na ngayon! Yeah, para mga ugok lang eh. Hindi, alam mo, gusto ko ito ah. Oh. Dito sa katotoo ba yan? Sa Qatar, pagka nakababa ang mas mo, 2,000. Real, pag walang mas, 10,000. Grabe ah, laki niyan ah. Lupit niyan ah. Dito sa UK, 6 months bago booster. O nga eh. Eto, maganda. Gusto ko itong sinabi mo, Subiri. I like that. Dapat hindi lang ano eh, hindi lang 500,000 tapos or kulong. Dapat 500,000 and kulong para malupit, di ba? I mean, para wala na talagang ano. Oh, Zubiri, doble plaka member. Don't worry, road sector, even if naman maganda yung sinabi niya, hindi ko pa rin siya iboboto. Tatakbo ba ito? Hindi ko alam. Hindi ibig sabihin ni boto nyo ha. Sinasabi ko lang, pinupuri ko lang kung ano yung sinasabing maganda at binabanatan lang natin kung ano yung pangit. So far, maganda naman yung sinabi nito na talagang bigyan ng matinding parusa. Tayo makakabangon sa pandemya kung ang mga tao o mismong mga quarantine facility ay hindi sineseryoso ang mga health protocol. Ano na naman? Ganun ka na naman ng ganun! Isang pahayag, sinabi naman ni Senadora Laila De Lima na posibleng mauwi sa Noel o no election scenario sa 2022 ang petisyon ng PDP laban Kusi faction para muling buksan ang paghahain. Ano ba talaga? Nalilito ka na ganun o ganyan? Ano ba? Certificate of Candidacy. Bukod kasi sa hiling na yan, pinapapostpone din ng Kusi Camp ang pagpapaprint ng balota habang hindi pa nareresolba ang iba't ibang petisyong nakahain sa COMELEC na posibleng makaapekto sa ilang kandidato at partido. Sabi ni De Lima, baka ang tunay daw na layunin ng inihaing petisyon ni Kusi naman kayo, mga praning na naman kayo. Ay para mapostpone din ang eleksyon. Sabi pa ni De Lima, wala raw dapat exemption sa deadline ng paghahain ng COC kahit pa ang partido. Alam mo, wala naman. Ito si De Lima, masyado namang assuming. Sabi nga ng COMELEC, medyo malabo eh, di ba? Assuming ka naman. I mean, wala. I don't think pagbibigyan ng COMELEC yun, yung hiling na ganun. Ewan ko lang ha. Nag-react naman si spokesperson. Ewan ko. ...ng Pangulo. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Kusi. Oh. Si Senador Win Gatchalian, isinusulong ang malalimang pagsisiyasat sa paglaganap ng mga hindi otorisadong transaksyon sa banko, pati na ng mga spam text messages na... Ano yan? Ngayon niya pa rin niya inano. Parang medyo huli siya sa balita. Nandun pa rin siya sa banko. Sige na nga, tuloy mo lang yan. Igaalok ng mga peking trabaho. Ang napabalitang hacking sa bank account, patunay raw na may mga breaches na hindi kagagawan. Medyo delayed lang yung reaction niya siguro. Dahil sa kapabayaan ng account holder. Kailangan daw matiyak na maprotektahan ang mga personal na impormasyon ng publiko. Sandra Aguinaldo. Ayan. Sorry. Ayan. So ayan po ang ginawa ng mga kandidato at yan po yung mga sinasabi nila. Again, what am I doing here? Ang taray, may ganun. And then, I'm just presenting to you lahat ng candidate na binabalita kung ano yung sinasabi nila. Para makilatis natin kung sino yung may utak at wala. Sino yung nagtatrabaho at wala. Sino yung may leadership skill at wala. Ganun lang o. I'm presenting to you, ulitin ko, in terms of presidente and vice president, as of this moment, neutral po ako. In respect kay Presidente Rodrigo Duterte. As far as si President ay neutral for now, I will stay neutral.
I will just present to you yung mga pinaggagawa ng mga presidente at vice president. Pagdating mo sa Senado, I have my own mga gusto. Ah, eh, kayo na lang din, no? Ipipresenta ko sa inyo kung anong utak meron ho sila. Ngayon, kayo na lang bahalang humusga kung sino ang gusto ninyong kandidato sa pagka-Senado. Ah, di ba? Pagdating naman no sa party list, siyempre wala nang iba kung hindi mo ka-party list lang. Yan. Siyempre, yan o, talagang tiwala akong magtatrabaho para o sa mga nanay, sa mga ina. Sabi nga eh, sa mga ina na inape, ina na iniwan. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung tema. Basta mga inanakan, ganun. So, mamaya papakita natin yan, ha?